ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita niyong tumataas ang ulap sa kanluran, kaagad niyong sinasabi, 'Uulan,' at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip naman ang hangin galing timog, sinasabi niyong magiging napakainit, at nangyayari nga ito. Mga mapagkunwari, nabibigyan niyo ng kahulugan ang anyo ng lupa at langit, pero bakit hindi niyo sinusuri kung ano ang panahong ito? At ba't hindi kayo mismo ang makapagpasya kung ano ang tama? Sa pagpunta mo sa may kapangyarihan kasama ng kalaban mo, sikapin mo makipag-areglo sa kanya sa daan. Baka iharap ka sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa pulis para ipakulong sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mga mapagkunwari, nabibigyan ninyo ng kahulugan ang anyo ng lupa at langit, pero bakit hindi niyo sinusuri kung ano ang panahong ito? Kilala ni Jesus ang kanyang mga kababayan at alam niya ang kakayahan nilang hulaan ang kalagayan ng panahon. Nabubuhay sila sa pagsasaka at iniaayon nila ang kanilang trabaho sa bukid batay sa pabago-bago ng panahon. Batid ng mga magsasaka na ang ulap sa kanluran ay magdudulot ng ulan. Sa kabilang banda, ang hangin mula sa timog ay maaring magdala ng matinding init o tagtuyo. Matatalino ang taong bayan, ngunit hindi sila bukas sa bagong daigdig na isinusulong ni Jesus. Nanlulumo siya sa katigasan ng puso ng kanyang mga kababayan at sa kanilang pagkabulag na espiritual. Dumating ang kaligtasan nang dumating si Jesus sa kanilang piling at ipahayag sa kanila ang ebanghelyo. Nanumbalik ang paningin ng mga bulag, nakarinig ang mga bingi, naglakad ang mga pilay, gumaling ang mga kitongin at nabuhay ang mga patay. Ang hindi pagkilala sa mga dakilang palatandaang ginawa ni Jesus ay maituturing na kahangalan. At kahangalan ding maituturing ang pagmamatigas laban sa isang kaaway. Sa halip na humantong sa piitan, iminumungkahi ni Jesus ang pag-aayos ng kaso labas sa husgado. Hindi lamang ito isang praktikal na solusyon, kundi isa ring paraan ng pagkilala at pagtanggap sa bagong buhay na isinusulong ni Jesus at iniaalok sa atin. Pagsasagawa, inaalis ko ba sa aking puso ang pait at galit sa pamamagitan ng pagpapatawad?